Yung mga risk factors, medyo ano, common sila dun sa high blood at saka may mga bara sa puso. Kadalasan madalas yung mga narinig yung mga mayroong sumasabay na sakit ng diabetes, no, o yung mataas ang blood sugar. Yun, kailangan kontrolado ng maayos yun. So, madalas, yung mga pasyente na may diabetes, tinitingnan din ng ibang specialista, no? Yung mga tinatawag na endocrinologist. So, isang risk factor yun, yung diabetes. Ang isa pa, yung matataas ang sukat ng kanilang cholesterol, no? So, bukod sa yung mga gantong pasyente, pinapayuhan namin syempre na medyo bawasan yung pagkakain ng mga mamantika, mga matataba, no? Hindi lang yung yung dapat iwasan na pagkain. Halimbawa, pwede naman kumain ng baboy, no? Pero kung paano yung luto ng pagkain. So, kung halimbawa, kung nilagala o kaya inihaw, o yung menos ang mantika o cholesterol noon. Pero pagka panay-panay yung prito, siyempre sa patutak ng mantika na yun, yun ang pwedeng makadagdag sa cholesterol. Okay. Tapos, ang isa pang risk factor, yung halimbawa, yung kulang sa exercise, no? Puro, kain tulog lang, no? Hindi na bumabangon para man lang maglakad. Malaking tulong kung halimbawa, kahit mga kalahating oras lang bawat araw. Yung brisk walking, hindi naman jogging, no? Mabilis na lakad lang. Kahit na hindi mo kailangan ng treadmill, kahit dumakad ka na sa labas ng bahay mo, no? So, kaligid sa bloke o barangay ninyo, no? Gawin mo lang yun araw-araw, 30 minutes a day, malaking tulong na yun. Okay? Tapos yung mga ibang risk factors naman, kung sakasakaling meron kasi hindi naman lahat ng tao, pare-pareho, yung tinatawag na stress, no? Whether mental, o physical, o emotional, no? Paminsan yung stress, hindi natin madaling iwasan. No? Lahat naman tayo may stress sa buhay. Pero nasa pagdadala natin, no? Kung paano natin, paano tayo nagko-cope, kumbaga, sa stress, yun ang malaking factor, no? Kung ito bang stress na ito makakaroon ng impact sa aking tansugan, particular sa